Hello guys, my name is Vanilla and welcome back sa isa na namang tech video kung saan ipapakita ko sa inyo ang mga tech na gamit namin dito sa PR Gaming House. So without further ado, simulan natin ang video. Intel has launched their new mobile processor and I am lucky enough to get my hands on one of the laptops that has the new 11th gen Intel Core H45 processor. The 11th gen H45 processors delivers beastly performance for gaming and content creation in laptops. It is packed with a new core microarchitecture and new platform upgrades. Gamer, you know, Intel gamer. 200 FPS, yun yung maganda. It also features a new Willow Cove architecture that will be available in i5, i7, and i9 versions. It ranges from 6 to 8 cores that can go up to 5 GHz with the help of Intel Turbo Boost Max Technology 3.0. So basically, laptop siya that has the power of a desktop computer. Naaalala nyo dati, may mga Intel processors na may mobile sa dulo ng processor model nila. And palagi mong ini-expect na yung CPU na yun is a slower version of its desktop counterpart. Well, not anymore dahil sa bagong labas na 11th gen Intel Core H45 processors. So before we begin, I'll be using the MSI Katana GF66 laptop that has the newest 11th gen Intel Core H45 processor. In para sa full specs ng laptop, makikita nyo ngayon sa screen. Since we will be focusing more on the gaming aspect ng laptop along with the new H45 processor, we will see kung ano ang mga uses niya for gamers and content creators katulad namin. So let's check kung kaya nito ang mga games na nilalaro namin ngayon. And now with our new game, with our first game actually. So first game natin is the RL Craft, syempre. You know, kita niyo naman, no? RL Craft with the shaders mod. Oh my god. We actually never played this, no? Kita niyo naman yun, no? Dang, look at the graphics. May kalaban dito. Oh my god. Oh! Oh! Oh no! Oh no! No! I'm gonna die! Napoyuso na ako, Ken! Okay, mga halimaw. Mga halimaw! Yun, no? Yeah! Let's go! Nag-TP na ako kay Ken kasi di ko na siya mahanap. I see the tower. See the tower? I see the tower. And look at that shit, boys. Alright, so before you guys comment about the FPS, ha, ito ha. Yung game na to naka-default or ano, ultra settings. Tapos, tingnan natin dito yung ano niya. Kung ilan yung mods. Ilan. Tingnan nyo guys kung ilan ang mods. See, 125 mods ang niloload niya ngayon. And nagra-run siya ngayon sa laptop. Actually, ang daming nagre-request nitong RL Craft sa ano eh. Ang daming nagre-request, oo. Ang daming nagre-request ng RL Craft sa Pinoy's Place eh. Lalaroin daw namin to. Pero sobrang complicated ng game na to. Guys, super complicated. Oh my god, oh my, floating cottage. Damn, the graphics though. Damn, boy, look at the waving. The waving, tingnan niyo pag ano natin, ayan, video settings, shaders, tas i-off ko ah. Compare natin. So, ito, this is Minecraft, you know. Ito lang RL Craft. Ganito yung itsura niya pag walang shaders. Tingnan niyo naman, it's like plain old Minecraft. Masaya pa din, lapit tayo dito. May region to eh. Ito yung itsura ng Minecraft without the shaders. Ngayon, bike natin yung shaders. Ano magiging itsura ng dagat? Yeah, let's go! Kita nyo naman, no? You know? Oh my god, boys. Look at the graphics. Tara, let's go. Punta natin yung shipwreck. 99 FPS dito. Go. I don't see it kasi maganda nga yung shaders. Try ko nga, ano? Oh my god, ang dilim na sa ilalim, Ken. Hindi ko makita, Ken! Hindi ko makita, gagi. Back, fall back. Not this place. Ay, mga pwedeng gawin dito, no? Like, di ba? Kasi di ba dati? Oh my god, cold tayo, Ken. Oo nga, nakikita mo? Oh my god. Yep, I see it. So realistic. RL Craft. Nagkaroon na sila panila. Volleyball? Oh, shit. Palitan sila. Masaloy natin. Eh, tinuwaan ka. Naglalaro sila. Ano nga kasi, nakikisaw-saw ka eh. Yung mga pinapatay yung dragon. Biglang nag-render may ano, may sky fortress. Inunog na ng dragon yung puno. Go, patayin mo yung dragon, go! Ako taga-vlog. Ayan. Damn! Tasa PS ko, kasi pumapatay ako ng dragon. Go, Ken. Kill it! Kill it, Ken! Kill it! Kill it! Go, patayin mo, Ken! Piso-piso damage ko! Go, patayin mo yan. Go, kill him! Kill him, Ken! Kill him! It's gonna take a while. Ilan ba HP niya? HP niya? Ayan, Ken, go! Tatawagin na lang ang Dragon Slayer! Ayan, si Ken, makakibigil! Let's go, Ken, let's go!
tagal na pati na malaso. Nalatagal pa net. Oh, konti na lang, mamatay na. Namatay na? Namatay na ata. Bumaba na, boy. Ipapahinga na yun, boy. Oh, he died! Nice, boy! Yun, no? Dragon Slayer, Ken. Yun, no? Dragon Slayer, Ken. Dragon Slayer. Ay, this one, yung patay ko. He dead. RL Craft. Siguro laruin namin to sa future episode. Sabihin niyo ako sa comments kung gusto niyo na makakita ng RL Craft series sa Pinoy's Place channel. Maraming bagong features si Intel with their new H45 processors. And isa na dun yung mga na-mention ko kanina. So far, maganda and smooth yung experience ko with Minecraft. Nag-average siya on a higher frame rate despite having mods such as shaders and RL Craft. Try naman natin ngayon yung isa sa bago naming nilalarong game dito sa bahay, the newly released game, Back 4 Blood. So dito sa Back 4 Blood, it's a new game, so it is essential to have a reliable PC, or in my case, a laptop. Maraming features ang Intel H45 that will help gamers katulad ko magkaroon ng magandang balance between gaming and content creation. 11th Gen Intel Core H45 has enhanced CPU technologies which improves their overclocking feature. And para ma-ensure ang faster and reliable internet connection, meron din ang Intel dyan. May feature din na Intel Killer Wi-Fi 6E for the Wi-Fi connection and Thunderbolt 4 for the LAN connection si Intel. It also further accelerates gaming performance with the Gen 4 SSD na nakakabit ngayon sa laptop. Basta yun, you know, Intel. Dito pa lang sa mga features na sinabi ko, makakasigurado ka na high-end talaga ang mga gamit mo. So, ano na? Let's see how we perform sa game na to. So, ano na, Ken? Let's go! Let's go, Ken. Invite me, Ken. Gamer, you know, Intel gamer. Yan, titingnan natin. Nagbabarilan yung dalawa. Ano kaya mamatay? Yan, ako yung ano. Yung mamatay dito. Sa shoutcast natin, makikita natin dito, mga kaibigan. Bogs going down, 25 health. And napatay siya ni Ken! Woo! Ken won! Dang, let's go! Let's go! Pero ito ang ngayon, na like, sa lobby pa lang na Back 4 Blood. 200 FPS, 170 FPS, you know, CPU at 40%, and then, you know, GPU at 80%, it's nice. 200 FPS, yun yung maganda. Sana all laptop, ganun yung power. See, ang pipiliin ko na deck is Vanilla Big Deck. Oh, yan yung mga gusto kong deck. Nice. Yun yung pinahan ko sa deck ko eh. Wait, subot yung isa natin. Okay. I see you. Okay, dito pala tayo simula. 200 FPS na. This is nice. I like this. Ito ata yung ano, yung may malaki. Ito ba yun? Yung may ogre? Barrel attachment here. Gotta bounce! Try me na yun, ha? Let's go! Go ham! Go ham, boys! Pasin ko kayo ng 180 FPS ko. So habang naglalaro kaming dalawa ni Ken and naglulut ng gamit and pumapatay ng mga zombies, let me show you guys the other new features ng 11th Gen Intel Core H45 processor. Yep. Bird, man, bird. Damn, surprisingly, still 190 FPS, 170. Yung maganda dito. Yan, san. Dito. What's that? Reloading! Nice. Shotgun here. Oh, there's a bird. Bird. Watch out, Rex! Oh! Big boy. Big boy! Ibog na. No. Money. What have we here? A bird. Nice. Healing. Much appreciated. Wait, bird. Daming bird. Ang daming bird dito. Lima natin, daanahan natin. Ah, andito pa rin yung ano. Tinanong pa eh, what's that? Oh, bird! Bird! Oh my god, ang daming bird. Bird! Bird ulit, ang daming bird! Lagi na naman, tabaka kita. Oh my god, kaya tinamahan kita. Kapatayin mo, naka-axe kang pala eh. Oh no! Ken! Bird! Run! Takbo! Tagal namatay nung malaki. Tagal mamatay nung malaki. Isa. Mikit paakit isa. Picking up Molly. Molly! Molly pala to. Dami nangyayari sa screen pero mataas pa rin ang FPS natin. Go, let's go!
May umakit no yung isa! Lagaw! Ow! Loop to balloon socket! What? Bro! Superhero landing, wala na! Ah, pasin ko na to! Oh shit! No! Na-down na ako, guy! No, bro! Ah, dito pa yung maliit tayo, no? Ay, patay na. I'm down, boy. Pick me up. Let's go. May isa pa sa likod! May isa pa! Ah, boss! Ay! Ako na pala may volley, Gig. Wala na ano. Wala akong healing. Ay, na siya! Takpo! Mag-heal na ako. Bahala na. Bahala na kayo dyan. Sa likod mo, Ken! Wala nang bala, boy. Ano natalo nito? Kaya ko na hampasin to. Oh my god, bird! No! Yep, goodbye. Bye. Goodbye. No, ano? Akyat, akyat! Akyat, sige! Sige! Wala nang bala, no! Wala nang bala. Akyat lang, Gig. Akyat yun. Oh. 181 FPS, boss. Kitang-kita niyo naman. Nakakaganda naman FPS natin. Kitang-kita lahat. Oh, di ba? Wala na akong bala. Alam ko ito yung tatakbo tayo. Ito yung tatakbo tayo sa bridge. Yeah, oh my god. That doon tayo sa una kin. I feel like this is the wrong way. Definitely the wrong way. Boom! Okay, ako lang ginaka. Oh, no, wala ko na queen. Ah! I'm dead. I died. Oh, hello there. Hello. Sabay-sabay pa. Hello there. Ipapractice ng aim, eh. Kung maglalaro ka ng Valorant, ito na pa. Pero ang ganda, so far, hindi siya nagda-drop frames. Yun yung maganda, no? Sa mga laptop kasi, when it comes to like, ano, like, gaming, over time, buwababa yung ano niya, yung FPS. Kasi nagko-compensate siya for the, ano, for the temperature. I'll open this. Oh, open, I'll open it. Open it, Jonathan. You know? I'm opening it. Mahulog. Let's go! Let's do this. Oh my god, binabaril ako nung ano, kasama natin. Help me! What are you doing? Yung malaki. Hello! You know? Surprise! Boom! Oh, man. Oh, tumingin ako. Tumitingin na ako sa kanya. Nasumabog siya. Let's go! Oh, binaril. Okay. And... Let's go! May bird pa sa dadaanan natin, no? Let's go! Nako, bahala kayo dyan! Kanya-kanya. Oh, isa pa. Isa pang bird. Bird! Bird! Tatlong bird yan. Cover me! Cover me, boys! Boom! Hindi mo na tayo nung kasama natin. Hey, what in? Safe house! Let's go! Saan yung safe house? Hayaan na natin si Holly. Let's go! Let's go! Safe house! Let's go! Oh my god! Astos ka kain. Let's go! Help! Yep, goodbye, boys. Ako na. This is my safe house now. Goodbye, Holly. You will be missed. You could make it just a little bit further. Yeah, boy! Completed! Let's go! Let's go! Dang, boys. Di bumaba yung FPS ng 100 on ultra settings. GG! So as I mentioned before, guys, the new 11th gen Intel Core H45 processor is hindi lang pang gaming. Super useful din siya for content creators who love to do work on the go.
like video editing and live streaming. It is capable of doing both at the same time, and dito mo malalaman na ang processor na to is built to play. It gives the best balance of mobility and enthusiast gaming using its latest architecture for discrete graphics integration. It is a mobile processor with an amazing performance that can pair up with a desktop computer. So ayun ang experience ko with the new 11th gen Intel Core H45 processor. If you wanna know more about the Intel Core H series, don't forget to check the link in the description below. And as always, salamat sa panonood, and I'll see you guys on the next video.